sign, you're going to make an application plan, workplace application plan, na magagamit natin when we go back to our respective schools. For just a recap of our sessions, on day one, we have the HATS PLP walkthrough, the session one. And that was followed by HATS in practice, no? Na ang continuation ay ginawa natin. And today, ito na yung ating workplace application plan. So may dalawang palito na lang tayo na naiiwan para matapos na itong ating ginagawa sa kasalukuyan. At the end of the session, participants will be able to first familiarize with the workplace application plan template for HATS PLPs. Alamin natin ang iba't ibang bahagi, the different parts of the WAP template or the workplace application plan. Then, we will develop a WAP employee concepts of solo framework in one's professional practice. Paano natin ipapasok ang solo doon sa ating workplace application plan? And yun, yun ang ating objectives. Dalawa lang, no? So, hindi ko na babanggitin yung ating mga standards dahil lahat ng session naman ay ibinahagi sa atin kung ano yung mga standards na ito for teachers, for the school heads, and for the supervisors. Ayan. For the presentation outline first, we will know the WAP rationale. No, alam na natin yung rationale nito dahil ilalagay din po natin yung rationale na yan doon sa ating plan. Mamaya. Then, WAP application objectives. No? Iisa-isahin natin ano yung objectives for the teachers and ano yung mga objective for the mentors. Pero dito yan, lahat naman kaya teachers. No? Teachers and master teachers, yun naman ay isang ano lang siya, isang objective lang siya. Dahil wala naman po tayo school heads and supervisors na participants, so magpo-focus po tayo dun sa objective, application objective for teachers. Then, the parts of WAP template. So, ilang parts kaya siya meron? And, accomplish of WAP template. Yun yung pinali na gagawin natin na gagawa natin ang implementation plan. Okay. For the WAP rationale for HATS PLPs and 2018, the Program for International Student Assessment or PISA results suggested that most Filipino students need more time to be ready for life after school. So, 2018 yan. Pero may latest pa rin siya na lumabas last 2022. Diba? Yan ang pinaka-latest natin. And the result says that learners are 5 to 6 years behind in learning competencies. Sabi yan ng TepEd after na lumabas yung result ng 2022. Because the mean score in mathematics that time ay 472, for English and reading ay 476, and for science is 485. Yun yung result internationally. Yun yung mean. But ang Philippines ay 472 mean, sa atin ay 375 lang sa mathematics. So medyo malayo siya sa international mean, no? Na dapat habulin. Then sa English and reading, we have 347. While in science, we have 373. Pero sabi naman ng DepEd, sabi niya, yun namang result na yan ay nag-increase compared sa result noong 2018. Because in mathematics, nag-gain tayo ng 2.2%.
nakapag-gain tayo ng 2.2%. While in English, we have 6.9% increase. No? Okay, sa doon sa 2018. Then, medyo sa science tayo may konting nag-decrease yun ang konti ng 0.8%. At yung mga increase na yun sa atin ng DepEd ay remarkable na yun. Remarkable. Kasi kung titingnan ang buong senaryo ng lahat na nag-join sa PISA, karamihan doon ay bumaba ang kanilang mga results. No? Because those times, noong 2018, nagkaroon ng pandemic noong 2020, 2021, so noong mag-exam ang PISA noong 2022, only the Philippines ang may nakitang mga increase na may maganda. The rest of the countries ay bumaba sila doon sa kanilang performance noong 2018. Pero sabi na naman ng DepEd, huwag natin masyado yung tingnan as a whole kasi iba-iba yung context ng bawat countries na nag-participate sa PISA. Pero for the Philippines, malaki na yung kanyang increase, especially in English. Okay. So maliban dyan, noong 2014, yung Teacher Development Needs Study ay nagpalabas din ng kanilang mga resulta. These areas of learners' poor performance were interestingly identified in an analysis of teachers' performance in the Teacher Development Needs Study. So maging noong 2014 pa man may study rin na nakita na nagliling doon sa result noong PISA 2018. Sabi dito, though many teachers did not demonstrate HOTS does not mean they cannot do so. It could be that the realities of many Filipino classrooms, especially large class sizes, and a widespread of students' ability within each classroom, constrain teachers to adopt didactic form of teaching that facilitate superficial rather than deep thinking. So yun naman daw ang rason na nakikita ng Department of Education. Okay. The poor assessment results for Filipino learners therefore necessitate a reform initiative directed at supporting the strengthening of teachers' subject knowledge and pedagogy to improve learner performance. That is why kailangan natin itong i-adapt, no? Tingnan natin itong mga scenario na ito at ito yung paghuhugutan natin ng ating gagawing workplace application plan na may kinalaman ang SOLO. To assist in this reform initiative, the National Educators Academy of the Philippines, NEA, and the Research Center for Teacher Quality, the RCTQ, collaborate to develop professional learning packages or PLPs in mathematics, science, and English or reading for teachers in grades 7 and 8 and grades 9 and 10. So yan na nga, no? Meron tayong iba't ibang mga PLPs sa tatlong learning areas na yan. Okay. For application, what application objectives? For teacher, we have to incorporate the basic SOLO framework in enhancing the learner's cognitive level and in providing learning opportunities for them to develop higher order thinking skills or HOTS. Sabi dyan, what for teacher is intended for job groups employing PPSD. So kasama dapat yung teacher 1 to 3 at saka yung master teachers. No? Kasi parang yung silang gumagamit ng PPSD. While for mentor,
provide technical assistance and instructional leadership support in implementing the teacher's workplace application plan that incorporates effective solo-based pedagogy. Work for Mentor is intended for school heads and supervisors. So kung kanong kami ay nag-attend sa Cebu, ang aming ginawa ay for Mentor. No? For Mentor. So ang gagawin nila yan ay for Teacher. Okay. For the parts of work template, first, we will have the profile. So profile ito ninyo, no? Ng teacher na mag-prepare ng workplace application plan. Profile, then we have the background and rationale of work, yung kanina, yung may in 2018, yun yung ating i-adapt na rationale and expected indicators. No? Yung expected indicators, given na rin yun siya, ika-copy-paste na lang natin doon sa ating i-prepare na work templates. And ang talagang magiging trabaho natin, gagawin natin as output ay ang implementation plan. Baga, kayo ang maglalagay ano yung mga activities na gagawin. Kayo ang maglalagay kung kailan niyo siya gagawin, sino yung gagawa, at paano siya i-implement. So yun yung composition na implementation plan parts. So those four are the parts of the WAP template. So tingnan natin isa-isa. For profile, we have to provide our name, no? Name ng gagawa. Then we have the office and position, no? Day of delivery, kailan i-implement ito. Then we have the title of PD programs. Given na siya, nandiyan na yung title, HACS, Professional Learning Packages, PLPs in Mathematics, Science, and English / Reading. Then yung PD Program Provider, nandiyan na rin siya. So ang ating na lang ay Name of UPJ Supervisor and Office and Position. So yun po yung profile, no? Yung profile na ilalagay natin. Okay. Ang plan namin mamaya, when we are going to prepare our work, ay i-group namin kayo into districts. No? By districts. Para, ano, kasi kumunta sana kanina ay by school. Kaya lang, ganun din dahil kailangan din itong may mga schools na hindi nakapagpadala ng kanilang mga participants, so para naman masama sila sa by district, para yung preparation ay mas makapag-usap-usap kayo kung ano yung magiging activities na ilalagay at mas marami kayong ma-incorporate na mga details na pwede yung pakinabangan ng lahat ng buong district. Okay. So, balikan natin ang next part ay ang background and rationale of WAP. Sabi ko kanina, hindi na rin ito natin ito po problemahin kasi naka-prepare na siya. No? Hindi na tayo yung gagawa. Siguro kung nga, gusto niyo lang siyang nagdagdagan ng ayon sa context ng inyong eskwelahan, pwede rin naman siya natin itagdag sa baba. Pero ang context kasi nandiyan ay pangkabuuan based doon sa resulta ng PISA, ng Philippine International Student Assessment. No? Parang siya yung pinaka, ano. Pero kung dadagdagan natin ng according to the context of our school, pwede naman siyang itagdag sa baba as part of the background and rationale of WAP. So yan. In 2018, the Program for International Student Assessment or PISA results suggested that most Filipino students need more time to be ready for life after school. Sabihin, ang natutunan pala nila sa loob ng eskwelahan ay hindi pa nila kayang i-apply sa labas, no? Sa daily lives ng ating mga estudyante. So yung application ang based doon sa resulta ng PISA.
Sino, sino nga ba yung mga take ng PISA na yun? Meron lang yan sa Palawa, di ba po ba? Yung mga schools na nasama para mag take so, paano ng PISA. Sino po mo ano? Okay. Next! These areas of learners for performance were interestingly identified in an analysis of teachers' performance in the Teacher Development Needs Study, TDNS, in 2014. The poor assessment results of our Filipino learners, therefore, necessitate a reform initiative directed at supporting the strengthening of teachers' subject knowledge and pedagogy to improve learner performance. To assist in this reform initiative, the National Educators Academy of the Philippines, NEAP, and the Research Center for Teacher Quality, RCTQ, collaborate to develop professional learning packages, PLPs in mathematics, science, and English or reading for teachers in grades 7 and 8 and grades 9 and 10. The PD program has PLP's goals are to first, enhance teachers' competencies in performing solo-based pedagogy. So, tingnan natin ha, kung ano yung goal talaga ng program na ito. No? Enhance teachers' competencies na dapat ay nakabase na siya sa solo pedagogies. And improve teachers' teaching strategies and practices that promote the development of higher-order thinking skills of the learner. So the following professional standards and competencies are being addressed in the HASS PLPs. Yan pa rin yung kanina. Address the appropriate indicators and the Philippine Professional Standards for Teachers, PPS indicators 1.5.2 and 1.5.3. The Philippine Professional Standards for School Heads, PPSSH, Indicator 3.2.2, and the Philippine Professional Standards for Supervisors, PPSS Indicator 3.1.2. For the Part 3 of the WAP template, ayan naman yung ating expected indicators. Ayan. Tingnan natin yung ating mga expected indicators na nasa screen. Expected indicators anchored on the PD program goals. Professional standards. Yan, nakalagay dyan. Philippine Professional Standard for Teachers 1.5.2 and 1.5.3. The Philippine Professional Standard for School Heads 3.2.2 and the Philippine Professional Standards for Supervisors 3.1.2. Yun ang ating standards that i-consider. Then, under the PD program goals, yung binabiti natin kanina, first, enhance teachers' competencies in performing solo-based pedagogy. Second, improve teaching strategies and practices that promote the development of higher order thinking skills of the learners. Under the indicators or the subtask, yan yung pwede nating maging consideration sa ating mga gagawing WAP. First, integrate basic solo framework in the teaching and learning process. No? Dapat makita na nag-integrate tayo ng basic solo framework sa ating teaching learning process. Makikita ito dapat naman sa ating plan na gagawin. Pangalawa, apply effective solo-based pedagogy on the following. A, instructional or lesson plan. Then, the strategies, yung tatlong strategies na meron. Letter C, methods, D, techniques, and E, tactics. Yan. Ang pangatlo, apply the basic solo framework in categorizing learners' responses through the art of questioning. Sabi nga naman, ang paraan, pagtungkol sa art of questioning, ano ang ating babalikan? The framework? Competency. Ano yun? Pag-question sa? Hats. Blooms, taxonomy, di ba? Pag sagot ng bata, solo. Solo.
So yun yung ating magiging reference. For application of objective, implement teacher's workplace application plan by incorporating the basic SOLA framework in enhancing the learner's cognitive level and providing learning opportunities for them to develop higher order thinking skills or HANS. So, medyo ikakilala natin yung application objective kasi yan talaga yung ating magiging target doon sa plan namin. Okay, so yan. Then, the parts of work template part number 4. And this is the implementation plan. Tingnan natin yung format ng ating implementation plan. Ayan na siya. Implementation plan, yung application objective, nandyan ulit siya. No, yung nandun kanina sa last na ilalagay lang natin siya dyan ulit. Implement workplace application plan by incorporating the SOLA framework and enhancing the learner's cognitive level and providing learning opportunities for them to develop higher order thinking skills or HANS. Under the first column, we have specific tasks. No? Specific task siya. Dapat ang specific task ay aligned with the application objective. So, titingnan natin yung ating application objective. Dapat yung specific task ay naka-align doon. Ang sinasabi sa ating application objectives, mag-i-implement tayo ng one na may naka-incorporate na SOLA framework na mag-i-enhance the learner's cognitive level para sila ay makapag-provide ng learning opportunity na ma-develop ang higher order thinking skills. So lahat ng ilalagay nating specific task ay naka-align sa application objective natin. Okay, then the next, ang example natin dyan ay lesson planning. Lesson planning ang nakalagay na example sa ating form. Activities, under ng activities, dapat na ako naka-specify ang activities on the identified task. So kung lesson planning ang specific task natin, ang activity ay incorporate SOLA framework on the instructional plan, especially on the learning activities. So, anong mga activities ang under ng lesson planning? Halimbawa, anong mga lesson activities ang pwede natin ilagay under the nakapalungog sa lesson planning kung yun ang ating specific task. Ano bang meron sa lesson plan? Nandun yung ating competencies. So dapat ay alam sa grade level ay alam natin ang ating mga competencies. So kailangan balikan yung ating curriculum guide, no? Curriculum guide pag grade 7 under matatag K to 10, pag grade 8 to 10 ay yung K to 12. MELCs, no? Yung most essential learning competencies na ating magiging alam. Then, what else? Maliban doon, nandun na rin yung assessment, di ba? Yung ating assessment ay under na rin ang ating sa paggawa ng lesson planning, dapat naka-align ulit doon sa ating competencies. So, yan. Na ang mga assessment na yun ay embedded with SOLA, no? Namaano na siya, aligned sa SOLA framework. So yan, nandun na yung ating art of questioning, magsama na yun siya doon. Para makategorize natin ang sagot ng ating mga estudyante kung anong level siya doon sa SOLA framework. Okay,
Then the timeline, start and end of each activity. Kailan natin gagawin yon? During the 40-minute required classroom observation na nakadali sa ating template, na sample sa template. Then expected outcomes or the aim of this. It represents what is projected or intended to happen as a result of implementing a specific task or initiative. Ano yung ating MOVs na output na in-expect kapag ginawa natin yung task na yan, specific task na yan, or activity na yan. And the last column is the learning facilitator or your immediate supervisor or peer assigned to guide the teacher. So, example is to identify the names. Ilalagay na natin. So, kung kayo ang mag-e-implement yan, pangalan din ninyo ang nakalagay. Siyempre, kayo yung inyong magiging learning facilitator. Since kayo ang nandito at ang school head yung wala, so, parang kasama kayo sa inyong task na pag-uwi ninyo, kailangan nyo pang ipaalam, no? Kailangan alam din ni school head kung ano itong hot solo na ito. Dapat may idea siya. Dahil yung implementation nun ay nakasalalay na sa kamay ni school heads. Kasi siya yung mag-monitor, no? Mag-monitor ng implementation. Wala na sa inyo. Parang kayo pagdating doon magiging facilitator na lang kayo kung paano malalaman ng school head at ang ibang mga teachers na hindi nakasama sa training na ito. So, other than lesson planning, ano pang iba? You have to conduct lab sessions. Diba? So, pwede siyang ilagay ng specific task, yung mga lab session. Lalagyan niyo siya, ano yung magiging activity doon sa pre, during, and after ng lab. Ano yung objective ng inyong lab. Alam niya ng ating mga lab coordinators yung kung ano yung gagawin ko. And yung timeline ng lab ninyo, since itong session, hindi mo naman siya pwede gawin sa isang araw kasi isisingit lang natin yung lock na yan doon sa Monday to Friday na di ba? Na ano natin, maroon lang yung 1 hour na pwede tayo. Di ba yung pinakita kanina ni Ma'am, ano? May nakalagay yung collaborative expertise every Monday and Thursday ba yun? Yung sample kanina lang ano, ni Ma'am Mites na pinakita. Yun na kasi yung bang tawag sa lock. Collaborative expertise. Alam niyo na mga grade 7 na nag-attend na matata, no? Collaborative expertise yung mabagong tawag dun sa lab. Okay. So yun. Other than lesson planning, ano pa yung lab sessions, ano pang possible na specific task na inyong naiisip? Inset. Ayan. Pwede naman inset. Kaya lang yung inset, after ng second quarter, no? Parang once or twice lang siya ginagawa sa buong ano, sa buong taon, di ba? Yung in-service training natin. So, pwede focus group discussion, di ba? Mga ganda. FGD. Para mas maliit yung ano, mas maliit. Kung halimbawa, para lang sa English, pero pag uwi nyo, pwede kayong makipag-collaborate sa math and science na nag-attended dito ng mga kasabahan nyo. Kasi ang inyong magiging work, ang inyong workplace application plan, dapat kasama sila. Magsasamahin nyo yan, yung inyong mga plans na sa tatlong ano, sa learning areas. Kasi parang makasabay-sabay nyo rin siya gawin. Mag-breakout session lang kayo ng path nasa learning area na yung pinag-uusapan. Yan. Ano pa? Yung task construction. Pwede yung, pwede siyang under din ng ating specific task na gagawin.
Ah, yung paggawa ng test items. No, para alam natin saan doon yung unistructural, saan ang magpo-form yung multi-relational. Yan, yung mga yun. What else? Sabi ba sinong gumawa kami, yun, doon lang yung nakapaloob sa professional development and na yung aming specific task. Professional development under doon yung aming activity ay na test construction. So yun yung parang kung pwede namin ibigay doon sa teachers. What else? Baka may mas naiisip kayo. Or gusto niyo nang mag-ano? Gusto niyo nang simulan gumawa? Gusto niyo nang makipag-group sa inyong ka-district? Discussion, test construction, inset, pwede naman yung pedagogies. Ano ba? Pero sa lock na yun, under na siya ng lock. No, mag-ano ng mga pedagogies na pwede ba ito sa mga hindi nakarating? Karating na. And hindi lang naman ito, ano, hindi lang naman ito para sa English math science talaga. Lahat naman ng, ano, ng learning areas, pwede gumamit ng solo, ng hot solo. Yun nga lang, na-highlights lang talaga yung tatlong learning area dahil sa PISA. Kasi yun lang ang learning areas na mini-measure doon sa PISA. Pero lahat naman ng learning areas, pwede siyang gamitan na solo. So, hot solo. Okay. Ayan. So, sa baba ng inyong implementation plan, nandun yung prepared by name and position, signature, day. Reviewed by name and position, signature, and day. And approved by name and position, signature, and day. For proficient teachers, reviewed by the master teacher or immediate supervisor and approved by the school head, head teacher, OIC for schools without school head. Yung powerless school head, siguro. For master teacher, reviewed and approved by the school head or immediate supervisor. Sa mga schools na walang master teacher, yun na rin, yung school head na rin, yung reviewed and approved ay nasa school head na rin siya. Lahat ba ng lecture natin dito ay nandoon sa ating pa. Yun na yun. And number 3, create a detailed implementation plan that outlines the steps, timeline, and resources required for a successful rollout of the workplace application in your specific roles as a teacher.